So, welcome sa Jundro TV. So, minsan ba feel mo sa sarili mo na pangit ka? Or minsan, tanggap mo na. So, ngayon, bibigyan ko kayo ng mga tips pag pangit ka. So, happy 15 subscribers nga pala. Tuloy-tuloy lang po tayo. So, bago natin simulan ng video na to, make sure na naka-like ka na muna. And click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. So, simulan na nga natin to pagkatapos ng intro. Tip number 1. Maging mabait ka. Pangit ka na nga tapos masama ka pa, or kung ganyan na nga yung itsura mo tapos pangit pa ugali mo, eh asahan mo nang wala kang magiging kaibigan. Dapat marunong kang makisama sa mga tao, at dapat malinis yung digdidad mo sa kanila para kahit pangit ka ay meron ka namang kaibigan at malinis yung imahe mo sa kanila, diba? Tip number 2, maging joker ka. Dahil maaaring malaki yung advantage ng mukha mo sa mga joke mo. Pero lang. Dahil, sabi nga nila, kung sino pa yung mas nakakatawa, ito pa yung mas masarap mahalin. Kung pwede nga lang maging wiki ka sa mga jokes mo, para kahit hindi ka ganun kagwapo or kaganda, eh entertaining ka naman sa mga tao. Baka mali mo dahil sa mga joke mo, dahil joker ka ay may mapol pa sa'yo, diba? Tip number 3, showcase your talent. Alam ko lahat ng mga tao may sarili-sarili ng mga talento, so bakit hindi mo ipakita yung sa'yo? Kasi ngayon nahiya na yung iba na ipakita yung talent nila. So, ikaw na pangit ka, pakita mo na kagad yung talent mo para lahat ng makakita sa'yo ay mapapamangha. At saka, diba, kahit pangit ka, at least may talent ka. Tip number 4, use proper hygiene. Kung pangit ka na nga, tapos mabaho ka pa, promise, maraming lalayo sa'yo. Kaya, kapag may putagis ka na, ligo-ligo din naman. Tutbash din naman. Or, kung pawis na pawis ka na, magpunas ka naman ng towel. O, pwede din naman magwisik-wisik ka na ng cologne. Diba? Para kahit paano medyo mabango-bango naman tayo. Dahil hindi naman to para sa amin. Para to sa iyo. Kasi, kung pangit ka na nga, tapos mabaho ka pa, papayag ka bang laitin ka ng ibang tao? Ligo-ligo din naman. Kasi, hindi ka na naliligo. Paano masabi? Tip number 5, be yourself. Marami kasing ibang tao na sadyang makikitid ang utak. Meron ngang ganito, pero wala naman ng ganito. Sila yung mga tao na madalas manglait. So, ikaw, bilang isang tao o bilang isang individual, kung nakaranas ka ng mga ganito, hayaan mo sila, dahil kahit kailan, wala naman silang magandang maitutulong sa'yo. Huwag kang magbabago dahil sa sinasabi ng ibang tao. Magbago ka dahil yun ang gusto mo. Kaya ikaw, be yourself lang. Kung ano ka, kung sino ka, maging ganun ka lang. Hayaan mo silang manglait sa'yo, kasi pagdating sa dulo, sila naman yung mga hihirapan dyan. Or sige lang, karma na yung bahala sa kanila. Or wala naman talagang pangit dito sa mundo. Nakadepende lang yan kung paano mo titingnan ang isang tao. Para sa ating question of the vlog, ano ang pinaka masayang alaala nangyari sa buhay mo? So, yung sagot mo, i-comment mo na sa baba with hashtag
QOTV para sa next video natin, mapipictures kita. Ay nga dyan, magsha-shoutout muna tayo. So, shoutout kay King Arthur, shoutout kay Angelo Manggubat, shoutout kay Jean Iris Paran, shoutout kay Crapgen #12YT, shoutout kay Denlin Latinaso, shoutout din kay Melvin Peña, shoutout din kay Jean Ira Tulibas, shoutout din kay Efren Tulibas. Kung gusto mo magpa-shoutout or ma-shoutout, mag-comment ka lang sa baba na #GenroTV pa-shoutout para sa next video natin. Masha-shoutout kita. Huwag kakalimutan bigyan ng isang bagsak na like, comment, and share, and click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong upload. And peace out!